Hi everyone! Welcome back again to my channel. This is Taiwan Blacks. For today's video, day, ay isishare ko sa inyo ang mga kunting nalaman ko, day, kung paano malaman na mabait ang employer na nag-i-interview sa'yo. So, kanina, day, may nakausap akong ka-church namin. Na-amaze lang talaga ako sa personality niya, day. Kahit kaliit-liit niyang tao, kaliit-liit niyang babae, as in, palaban talaga dahil ito, sabi ko, pag hindi talaga to pwedeng apihin. Bakit? Ito yung mga napabilib talaga ako. Sabi ko, ang galing-galing mo dahil, pahawa naman. Sabi, matalino ka dahil, sabi ko ganun. At malakas din loob niya, kahit kaliit-liit niya. So, kung maliit ako, mas maliit siya dahil. Pero doon ako bilib sa kanya, kaya niyang sabihin yung gusto niyang sabihin. So, si Inday is halos same kami ng unang amo. Dalawa na rin yung bata, medyo nahihirapan na nga din siya. So, sinabihan daw siya ng amo niya na nagbago na siya, yung ganyan. Yung gising niya daw kasi medyo hindi na tula dati na maaga. So, ganun din naman ako, nalilate na din ako ng gising. Noon, nagigising ako ng alas 6, pero ngayon, inuunti-unti, 15 minutes late, mga ganun, bago ako natayo. Pero gising na ako ng 6, na yung mata ko eh, na kumbaga natultol na, nararamdaman ko na pag alas 6 na. So, medyo naghiga-higa pa rin ako, mga 6:50 na ako, saka ako tatayo. So, 6:30 ang tapos ko sa CR. So, sinabihan daw siya ng ganun. So, naging demanding na din daw yung mga amo niya. So, nag-decide siya na mag-change employer. So, marami siyang napag-applyan at maraming interview. So, ako dai, hindi ko pa kasi, diba, na-try yung mag-iba-ibang interview. Kasi, unang interview ko, ito nga yung amo ko at na-hire din ako agad. So, wala pa akong experience or idea sa iba't-ibang interview kung ano ang mangyayari. So, nagka-interest ako dahil ganito, ganyan. Paano ba malaman? Ganyan, ganyan. Ano ba yung mga tanong, mga... So, ito ang tips niya kung paano natin malaman kung mabait ang employer na nag-i-interview sa'yo. Sa lahat doon ang nag-i-interview sa kanya, may isang... iba-iba daw kasi ang interview. Mag-ano ka na, kung halimbawa, medyo matanong, ma-detailed, maraming ayaw, isipin mo na maarte yan, sabi niya ganon. So, may isang employer na nirecommend ng ka-church din namin. So, nagpa-interview siya doon, then sabi, mabait naman kasi kaibigan, yung ka-church namin, kaibigan ng amo niya. So, ito din, nagulat ako dahil napabilib talaga ako. Kasi, binanggit daw ng amo na yon na ayaw niya ng helper na naninigarilyo. So, tinanong niya, sabi niya, paano mo nasabi na naninigarilyo ang helper mo? Paano mo nalaman? May proof ka ba? Sabi ko, dahil tinanong mo talaga ng pabalik ng ganun yung nag-interview sa'yo? Sabi, oo, sabi niya ganun. So, nagpakita ng ebidensya yung amo. Ito, pinakita bag ng helper niya na marami ngang sigarilyo sa bag. So, tinanong niya ulit, bakit mo pinicturan ang bag ng helper mo? Para saan? So, pangit yun. Sabi niya, ganun agad daw. X daw agad. Kasi bakit niya papakialaman yung bag ng helper niya. Diba? So, kasi, bakit napunta dun yung topic namin habang kumakain ng dinner? Is, may isa din akong kasamahan sa church na nangangalkal daw yung amo niya sa kwarto niya. Kasi, one time daw, may binili siyang pagkain na tinago niya sa kwarto kasi minsan nagugutom siya na sa kwarto siya. So, sinabihan siya ng amo na huwag maglagay ng pagkain sa loob ng kwarto. So, ang nasagot daw niya, paano mo nalaman? Din, na-shock din yung amo. Ba't ganun yung nasagot niya? So, tumahimik na lang daw yung amo din. Then, umalis. So, naano niya na, nangangalkal yung amo niya ng, sa mga gamit niya. Nagdahilan din yung amo na, may hinahanap lang akong gamit ng bata. So, bakit sa room ko? O, ganun, nagtataka sila. So, kaya napunta doon sa topic na pag-i-interview. So, doon na tayo sa tinanong niya, bakit mo kailangan picturean o pakialaman yung bag ng
helper mo or ang gamit ng helper mo. So, nag-alibay na din daw yung amo na kasi may hinahanap siyang susi na kailangan niyang buksan. Sabi wala bang duplicate na hawak kayo? Ginanon daw niya. Tapos, ang sabi nung nag-interview sa kanya na amo, bakit sa lahat daw ng katwiran niya, laging may katwiran daw si Inday. So, ex na daw niya yun. Ayaw na niya. So, hindi na niya tinuloy yung pagtanggap doon. So, nagpa-interview siya ng nagpa-interview. Sabi ko, ano-ano ba yung mga interview ng mga amo? So, iba-iba, pero itong nakuha niyang amo dai ay mabait daw at magaan yung trabaho. So, medyo may pagkataray talaga to si Inday, natutuwa ako. So, ang tanong naman daw sa kanya ng amo niya na to is, sa interview ha? Sabi niya. Sabi daw ng amo niya, saan ka ba magaling? Ang sagot naman niya is, I can do everything but in cooking is 50-50. Yun ang sagot niya. So, sabi ko, bakit 50-50 ang nasabi mo doon? Ang sinagot niya doon is, may iba't iba tayong panlasa. Iba-iba ang amo. So, 50-50 siya sa pagluluto. Then, walang problema. Simple lang naman yung mga kinakain namin. Sabi ng amo niya na yan, na nakuha niya. So, ano, gusto mo ba? Ito pa, 'di ba nagpa-interview sa ng maraming amo. So itong amo na to ay 3 weeks pala siyang inantay. Inantay talaga siya. So nag-go na siya kasi pag detailed yung ganito ganyan, maraming ayaw yung amo. Maarte daw 'yan, maselan daw 'yan. O kasi ilang years na rin siya dito eh. So ex Middle East. Sabi ko, day, ang liit mo, day. Tapos nagulat nga ako, day, kasi 37 na pala siya. Mukha siyang bata. Akala ko kaedad ko lang. Then nung tinanong ko ilang taon na siya, 37 na pala. Nagulat kasi ako, yung anak daw niya is 14 years old. Sabi ko, 14 years old? Ilang taon ka na ba? Sabi ko, ganyan. Pala, 37 na siya. Mukhang bata pa rin talaga. So tinanong, sabi ko, ako, ilang taon na ako. Sabi pa naman sa akin, 30s ka na, 37. Sabi ko, grabe naman kayo. Bakit ganun? Nagtatawanan ako. Masyado daw kasi akong seryoso. So, nagmumukha akong matanda. So, ayun. Diba, naputol na dito. So, sabi ko, ang galing ng ano mo, day. So, ito pa, day. Sabi ko, kinumusta ko siya sa about sa pagluluto. Kasi ito din yung isa sa iniisip ko. Baka pag lumipat ako, strict sa pagluluto. Kahit dito nagluluto ako, ay patsambahan lang. At napakasimple lang din talaga. At lalo na ngayon, nung malaki-laki na yung alaga ko, is nakikipagpalit na yung matanda. Gusto niya ako na yung nakikipaglaro, nag-aalaga sa mga bata. Din siya ang nagluluto. So, lalong hindi na ako natututo din. Pero napakasimple lang din talaga ng mga luto nila. At yun nga ang sabi ni Inday, iba-iba ang amo. Iba-iba ang taste ng mga amo. So yun din ang isa sa pinaka inaalala ko pag nagpalit ako ng amo. So sabi ko, kumusta naman yung pagluluto mo, day? Sabi niya, ayun. Tanungan daw sila. Sabi ko, ikaw din yung nag-iisip. Oo, siya daw nasusunod kasi siya ang, kumbaga, siya pa rin ang nasusunod sa mga niloloto. So, hindi naman daw maarte yung mga amo niya. So, sabi nga niya, medyo mas magaan na yung work niya ngayon. Then, pagtapos daw niya ng gabi, maaga din siya daw na kakatulog kasi maaga nagpapahinga yung mga amo niya. Then, pagtapos na daw siya sa kusina, tatanong niya, may gusto pa ba kayong ipapagawa? May gusto pa kayong ipagawa? Ginaganon. Tapos nagtitinginan daw yung mag-asawa. Ay, wala na. Sabi ko, grabe ka, day. Nakakainis ka. Sabi ko, ganun. Kaya mo magsabi ng ganyan? Ang bataray. Sabi niya, ay, oo, ganyan ako. Sabi ko na, hawaan mo nga ako ng ganyan.
Nakakaloka lang talaga, kaliit-liit niya. Ito na, natutuwa lang talaga ako sa mga taong may ganitong personality. Kasi ako walang ganun. Gusto kong mahawaan. Yun sabi ko sa kanya. Sabi naman nung isa is, paunti-unti din yan. Pero takot pa rin ako eh. Sabi kong ganun. So, ayan lamang, Day, kung isa, kaya nagkaka-interest ako ng ganyan. Para may idea din ako at share ko na din sa inyo. Kasi nga, hindi ko pa nga din na experience yung iba-ibang interview. Si Amo pa lang talaga, ito pa lang talaga ang na-experience ko na interview. Kaya ito lang din yung, kumbaga, natatakot pa din ako. Siguro kung naka-experience ako ng maraming interview, so maiko-compare ko, diba? So ito lang kasi, yung isang beses pa lang ako na interview at nakuha din ako agad. So kaya parang kinakabahan ako, takot pa ako. So natutuwa ako sa mga ganitong kwento na may nakukuha tayong aral, 'di ba? Idea o tips sa mga interview pagdating sa interview. So ayan, kung masyado daw detailed or masyadong matanong or maraming ayaw ang amo na yun is ano, medyo maselan daw yan, maarte, mga ganyan. So, yung nakuha nga niya ngayon is, ganun lang, ano, saan ka ba magaling? Ayan siya, I can do everything, but in cooking, 50-50. Yung ganun, o diba? O, hinired pa rin siya. O, very simple lang naman kami, ganun. Hinired pa rin siya. O, ngayon, mas magaan na yung trabaho niya. Kasi nung nakaraan nga is, parang ako din yung sitwasyon niya, dalawa na yung mga bata. Mahirap talaga pag dalawa na yung mga bata. So, ayan lamang for today's video, Day. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like and subscribe my channel. See you next vlog. Bye-bye!